John Emmanuel Carillo. Salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa katagumpayan sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang gumalaw sa lugar na ito, Panginoon. Iunat mo ngayon pagpala kami sa lugar na ito, Panginoon. At ikaw ang gumalaw sa gawain ito, Panginoon. Wala kaming ibang pangalang itinataas sa umagang ito, sa hapong ito, Panginoon, kundi ang pangalang mo lamang, Panginoon. Wala kami pang pinangararalan sa hapong ito, Panginoon, bagkus ang pangalan mo lamang, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay pinagpapasalamat ko na ang buhay ng bawat kabataan na narito, Panginoon. Sa iyo lamang lang binabalik ang pinakamataas na kapurihan, Panginoon. Sa iyong pinakamataas na pangalan at lahat ng magsabi ng Amen. 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 So, dami natin, no? Dami nga kanina nung pagdating namin dito. Ando na yung pagpipray ko palang kanina na, Lord, dalhin mo ang maraming kabataan sa lugar na ito. At nang nakita ko nga yung ganitong sitwasyon, nakita ko yung ganitong yung ganitong picture ng mga kabataan na mula sa iba't ibang lugar na nandirito. Kakaibang tuwa talaga yung naramdaman ko. Kakaibang pagpapasalamat. Sobra-sobrang pagpapasalamat ang ginagawa ko kanina dun sa loob. Na tinugon niya yung mga panalangin ko na yan nga, may tipo na napakaraming kabataan ngayong araw na to. Dahil may kwento ko lamang, nagsimula po kasi ang KOJF Youth, ang youth ministry namin, ng ilang piraso lamang po kami. Mabibilang nyo sa daliri kung ilang piraso lang kami na kami nagsisimula. Hanggang sa unti-unti, pinagpala ng Diyos, dumami, at ngayon, napakarami. Amen. Dahil umpisa pa lang ito. Marami pa tayong kabataan sasakupin. Amen. Amen? Amen! At ito ang pinakaunang mission ng KOJFU. Ito ang pinakaunang paglabas namin at tunay ng tagumpay. Amen. Amen! Amen! At hindi pa dito magtatapos yan. Dahil magsusunod-sunodin na natin ang mga lugar dito sa Pilipinas. Urupusin natin yan, nahakutin natin lahat ng kabataan. Amen? Amen! Para pagdating ng panahon, dating ng tamang, ng takdang oras, saka na tayo lalilipad sa ibang bansa. Amen? Amen! So,
natin yung KOJF Youth Ministry. Ang KOJF Youth Ministry po natin ay may pangalan po, may titulo, may title. At ito po ay God's Legionnaire. Legionnaire po meaning, o ibig sabihin, sundalo. O mandirigma ng Diyos. Kaya po, kami ay ang God's Legionnaire. Ang salt and light of this world. O asin at ilaw ng mundong ibabaw na ito. Alam niyo po ba? Nung kami nagsisimula pa lang, mga ilang-ilang buwan pa lamang po kami nang nagsimulang itaguyod ang KOJF Youth Ministry. Alam niyo po, napaka-unti talaga namin. Sabihin ko sa inyo, asin sobrang konti lang namin. Simula kami sa kulang-kulang 10, no? Mga nasa, hanggang sa umabot ng 15, ganyan. Pero, hindi natapos nun yung pangarap ko eh. Hindi natapos dun yung pagpipray ko na, Lord, hindi ganito karami ang kabataan sa Pilipinas. Napaka-konti nito. Sabi ko. Kaya hindi ko may paliwanag din sa'yo kanina lang. Nabigyan na ako ng pagkakataon ng ganito. Makahawak at makatayo sa harap ng napakaraming kabataan. So, kami po ang, sa ulitin ko lang po ha, kami po ang God's Legionnaire, ang salt and light of this world. Bakit po salt and light of this world? Sige po, samahan niyo po ako magbukas sa Matthew 5:13 hanggang 14. May mga Bible po ba tayong dala? Pakitaas nga po ng mga Bible natin. Kakapiraso ato may dalang Bible sa atin ah. Alam niyo po, napakalaga ng Biblia. Hindi baliwala na tayong mga magagarang cellphone, mga magagarang gadgets, basta may Biblia tayo. Amen? Dahil yan po salita ng Diyos, yan po kakanin natin sa araw-araw. Yan ang kalakasan natin. Ha? Amen po ba? So, huwag po natin kalimutan magdadala ng Biblia kahit saan man tayo mapunta. Sige po, tayo po muna yung magbukas sa Matthew 5:13 hanggang 14. You are the salt and light of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Amen po ba? Intindihan po ba natin? Sabi po sa chapter 14, you are the light of the world. A city on a hill that cannot be hidden. Nakita na po ba kayo ng asin? Sino pong hindi pa nakakita ng asin? Siguro lahat naman po tayo nakakita na ng asin, di ba? Ano po ba katangian ng asin? Maalat. Ano pa po? Pampalasa. Maliit. Hindi po ba? Ang asin po ba pag nilagay natin sa pagkain? Magbabagong lasa? Ang asin po ba kahit ilagay natin sa tubig, hindi ba't magbabagong lasa? Ganyan po kung makapangyarihan ng asin. Bagamat kapiraso yan, napakaliit po yan, di ba? Napakaliit lamang ng asin. Pero kaya niyang baguhin. Halos kahit anong putahe, kahit anong pagkain, kahit anong inumin man yan, kahit anong likido man yan, kaya niyang baguhin. Hindi po ba? Ganyan ka mga pangyarihan ng asin. At nakita na po ba kayo ng ilaw? Sino po hindi nakita pa ng ilaw? Parang walang tao ata ngayon. Hindi po ba ang ilaw kahit maliit lang yan? Kahit napakaliit na bumbilya, pag yan ay binuksan mo sa isang napakadilim na lugar, hindi ba't makikita at makikita yan? Hindi ba't maaaninag at maaaninag yan ang mga nakakita sa kanya. Yan po ang katangian ng ilaw. At yan ang gusto ng Panginoon na maging katangian natin. Tayong mga kabataan ang maging asin at ilaw ng sangkatauhan ito. Hindi tayo yung nai-impluensya ng mundong ibabaw na ito. Bagkus, tayo yung umi-impluensya sa kanila.
tayo yung nagdadala sa kanila sa katotohanan. Amen po ba? At paano pa tayo magiging asin at ilaw ng mundong ibang mundo? Una sa lahat, number one, sige, isulat po na. Pagbabago. Amen po ba? Yun ang pinaka-importante po. At pinaka-una sa lahat, pagbabago. Dahil kung walang pagbabago, paano makikita ng tao ang Diyos sa buhay natin? Paano natin may papahayag na kung paano siya kadakila kung tayo mismo ay hindi nakikita ng pagbabago sa buhay natin? Hindi po ba? Kaya yung po ang ibig sabihin nun, ang be a light of this world ay ang pagbabago. Hindi po ba pag tayo nasa kasalanan, tayo rin ay nasa kadiliman? Dahil ang kasalanan natin, kadalasan itinatago po natin yan, di ba? Kaya ang kasalanan, hindi yan ginagawa sa isang maliwanag na lugar. Hindi yan ginagawa sa isang lugar na makikita agad ng mga tao. Kaya kadalasan, ginagawa yan sa mga madidilim na lugar. Hindi po ba? Ang mga snatcher, ang mga holdupper, saan po kadalasan ginagawa, di ba? Sa mga eskinitang madidilim. Dahil alam nila na pag ginawa nila to sa isang maliwanag na lugar, malaking posibilidad na mauli sila. Hindi ba? So, ang kasalanan po, ginagawa yan sa mga madidilim na lugar. Kaya pag isang tao ay nasa kasalanan, siya ay nasa kadiliman. Amen po ba? At ang Diyos po ay liwanag. At ang nais niya ay maging liwanag din tayo. At yun nga ay ang simula natin sa pagbabago sa sarili. Amen po ba? Saan ba nagsisimula ang pagbabago? Sa sarili natin. At ano ba ang mga dapat baguhin? Unang-una dyan, bisyo. Lalo na sa mga kabataan katulad natin. Hindi po ba? Yan ang pinakaunang kalaban natin, bisyo. Ano-ano bang mga bisyo? Napakaraming bisyo. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, droga, pagka-addict sa mga laro, computer games, Dota. Hindi ba? Alam niyo po, marami na akong kabataan nakitang nakapagbago. Marami na akong kabataan nakitang natalikuran na yung dati nilang buhay. Marami na akong kabataan nakita na nakikita na yung Diyos sa buhay nila. At isa sa mga taong yun, o karamihan sa mga taong yun, naniniwala ako, nasa KOJFU. Amen? At patutunayan po nila yan ngayong araw. Kaya magtatawag muna ako ng ilang mga tao para sabihin nila sa inyo, ikwento nila sa inyo ang kanilang buhay dati at paano sila nabago ng Diyos. Amen po ba? So, sige, simulan po muna natin kay Sheila. Hallelujah. Ayan, handa po kayo makinig sa lahat ng testimony ko. Ako po dati yung kabataan na gala. Pumapasok sa school pero hindi ako kumatid sa mga classes ko. Tapos mabisyo din po ako, nakatim ako ng alak, sigarilyo. Tapos mapabarkada po ako, yung parang gano'n. Yun po ako dati. Tapos nung nakilala ko yung Panginoon, doon po nabago yung buhay ko. Doon po nakilala kung sino ako talaga. Nakita ko yung mga pagbabago. Yun ngayon, pagbabago ko ngayon, bumalik ako sa Panginoon. Nag-full time po ako pero tumalikod ako ulit. Bumalik. Ngayon, nandito ako para mag-full time. Sabi nila mag-full time daw. Pero
Kahit sa pandong yung tapos, ano ba yun? Sobrang saya kasi nandito ako sa paglilingkod ng Panginoon ngayon. Isa ako sa mga kabataan kay OJF na nabago. Nakita ko yung pagbabago ng lahat ng buhay ko, kung ano ako dati. Yan naman po. Amen po ba? Sige, nais ko po muna tawagin si Ate Jenny. Sabi sa mga seniors natin sa youth ministry. Actually, kami nila dyan, since baby, since baby talaga, since birth, born again Christian na talaga kami. Naalala ko, kami yung mga kabataan talagang pasaway. Parang, noon, parang pag nililid kami ng mga leader, totoo kami kapag ano, kapag naiinis namin sila, pag na, lagi nilang, parang nasisita kami, parang mas tuwan-tuwa pa kami na pinapagalitan nila kami. Tapos ngayon, parang na-feel ko na yung kami naman yung nag-lead sa inyo, parang sabi ko, parang ang hirap din pala ng part na ganun, pero nakaka-bless kasi alam mo na, isa ka sa mga tao na tumutulong na may mga kabataan na sumunod sa Panginoon. Kasi noon, talagang ako yung buhay ko bilang kabataan, alam ko na na-list talaga ako ng landas. Andyan yung nakapag-bisyo ako, nakapag-barkada ako. To think na Christian ako, alam na mga kaklase ko na born again Christian ako, sinasabi nga nila, "Uy, Jen, Christian ka, bakit ka ganito? Ganyan-ganyan. Bakit, ano, kung makapagbarkada ka, grabe." Na-try ko na na, umuwi ang father ko ng 4 a.m. in the morning, tapos ako uwi ako 6 a.m. in the morning, dahil sa mga barkada ko. Kaya, talagang, naranasan ko talaga yung madilim na part ng buhay ko, tulad nga na sinasabi ni Pustol dyan, na yun dun talaga sa madilim na part ng buhay ko na talagang, alam, yung feeling na kala ko hindi na ako makakabalik eh. And then yung, yun nga, one day, siguro biglang the click of the eye, parang ganun, na inalaw ni Lord na makabalik ako in some good reason. I think it's, hindi siya good reason actually eh. Pero parang, i-take mo na lang positively sa buhay mo na yung mga bagay na nangyari sa akin, na pinagdaanan ko na masasama, na mahihirap, na mga problema, parang yun yung nag-push through sa akin na bumalik kay Lord. Kasi parang dito ko lang naramdaman yung tunay na saya, na hindi yung pangbarkada lang na parang isang gabi lang, night out kami, ganun, clubbing, ganyan. Napakaano ko talaga naman eh. Parang isang ano lang, ubus pera mo, parang yung binibigay sa'yo ng magulang mo, dumulang ginagastos, kung saan-saan, nasasayang. Tapos yung nandito na ako na sabi ko, "Lord, salamat. Kasi after all, I've been through, after all na ginawa ko." Kumbaga parang, kumbaga sabi ni Jan, kumbaga putik ka na eh. Bilang born again Christian, kapag ikaw born again ka, tapos ganun ka parang talagang basahan ka na lang sa harapan ni Lord. Pero nag-thank you ako sa kanya kasi gumawa siya ng way para ako, si Jan, bumalik kami kay Lord kahit na ang sakit ng way ng ginawa niya. Pero thankful ako kasi nakita ko yung worth it na nangyari. Nakita ko kayong lahat. Nakaka-bless. Sobrang nabibless ako. Sabi ko parang, ano, ang sakit nun eh. Parang ang hirap. Bakit kailangan ganun? Pero yung nakita ko yung isa dito, yung mga mukha nyo na nandito na, alam mo na, sumusunod kay Lord, tsaka nagbabalik loob kay Lord, katulad namin na mga masasamang kabataan noon. Talagang nabibless talaga ako kay Lord. Sabi ko nga, lahat ng victory namin ngayong araw at sa mga darating na araw, sa Diyos lang ang kapurihan. To God be the glory. Amen. So, tawag po po kami. Gusto ko lang ipatotoo yung buhay ko. Sabi nga ni Ate Jen, kami, ano na, simula paglabas pa ng satsa ng nanay namin, Christian na kami. So bilang Christian, mahirap siya pero sobrang saya. Mahirap siya kasi, ano, syempre iiwasan mo yung mga masasama,
bilang sa kabataan kasi ang kabataan parang dun yung part ng buhay mo na maraming tukso katulad ng bisyo ganyan. Tsaka ano, isang beses sa buhay ko na sabi ni Lord, ano daw, aawit daw ako, ganyan. Umaawit na ako noon, pero parang wala yun sa puso ko. Hindi ko siniseryoso yun. Pero nung time na yun, nararanasan ko na rin yung hindi naman nag-iinom, parang tumitigam lang, ganun. Tsaka nag-iosi. Tapos, ano, barkada rin, dala ng barkada. Barkada talaga yung ano, yung malaking impluwensya sa atin, sa buhay natin. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako kay Lord kasi masasabi ko na tuluyan akong nagbago. Wala na yun. Kasi last month, nagpatuto rin ako dun sa church namin. Sabi ko, ginagawa ko pa rin yun. Pero ngayon, totally wala na talaga. Praise God! Thank you. Ako tayo magpatuloy na last na to. Tawagin ko lang si Ate Risa. Ito yung sa mga kabatch ko talaga yung mga yung kanyang nagsalita. Hello. Nagyayin ko sa ako. Ano ba yan? Pero dati, Hindi ako iiyak. Dati, nung bata pa ako, ano ako, tambourineer din ako dito. Kasi kami ni J.I. J.I. na siya ngayon eh. Yan. At, okay. Tambourineer ako dati. Tapos naging praise and worship singer yon. Naging part ako ng praise and worship. At sobrang napakasarap sa feeling yung maging part ka at mag-serve ka kay Lord. Pero, yung mga panahon na yun, sinabayan ko ng, kasi ano, parang feeling ko nung mga time na yun, nag-iisa lang ako. Walang someone na magkakaroon sa akin kapag gusto kong umiyak, walang makikinig sa gusto kong sabihin na masakit sa loob ko. Yun. Kaya, parang naghanap ako ng kaibigan o barkada na makikinig sa akin. Nakahanap ako ng mga kaibigan. Pero, in a wrong way. Kasi, sila yung nagbudyok sa akin na, sige, uminom ka. Sige, mag-yosik. At tikim lang naman yan eh. Ganon. Yun yung mali sa akin. Mali yung napili kong mga kaibigan. Pero nung nagkaroon ako ng naging mature na ako para sa akin, iniwasan ko sila kasi alam ko hindi ako mag-workout, hindi ako uunlad, hindi magiging maayos at maganda yung buhay ko pag sila pa rin yung pipiliin kong maging kaibigan. Kaya masaya ako, naging kaibigan ko tong mga to, naging kasama ko sila. At ngayon, to be honest, meron na po akong 2-year-old daughter. Meron na akong baby. Pero, ang galing diba, nandito pa rin ako sa iyo. Kasi diba pag anak ng Diyos, hindi ka magmumukhang losh or hindi ka magmumukhang pangit. Maganda pa rin kahit may anak na. Ngayon, ilang beses ako, nung nagkaroon ako ng anak, na-miss ko yung paglilingkod kay Lord. Sobrang na-miss ko. Tapos nang nag-church na ako, after ko magkaroon ng anak, nag-church ako ulit, bumalik ako ulit. Kasi nahiya ako eh. Nung nabuntis ako, nahiya ako talaga. Nahiya ako sa mga kabatch ko, nahiya ako sa family ko, nahiya ako sa church. Pero nung nanganak ako, na-realize ko na hindi ko kailangang mahiya. At saka nag-repent ako kung may nagawa akong mali, kung meron akong nagawang mali. Sinabihan ako ng mama ko, kung meron kang nararamdamang mali sa katawan mo or mali sa puso mo, guilt, mag-repent ka. Nag-repent po ako. Kaya hindi ako nahiya na humarap at bumalik sa kingdom. Dahil nandun po yung tawag sa akin. May tawag po si Lord sa akin. At ngayon,
sa every Sunday may prophecy si pastor sa akin na babalik ako, babalikan ko yung naiwan kong calling. At saka, I'm just waiting for the right time para makabalik ako. At para sa akin, etong mission na to, ito na nakasama ako dito sa mission ng youth. Isang step na maaabot ko na yung posisyon na dati kong tinayuan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi nakasama ako sa youth conference. Sinama ko. Ibig sabihin, youth pa rin ako. At ibig sabihin, ibabalik na ako ni Lord sa request ako. Lang po. Thank you, salamat po. Hindi ako naiyak. Napakabuti ng Diyos, no? Sa mga patotoo na yun, makikita talaga natin, di ba? Kung gaano ka mahabagi ng Panginoon. At yung mga patotoong yun, wala pa yun sa kalintingan na naging buhay. Kung nakikita nyo ako ngayon na ganito ayos, na ganito nakatayo sa harap nyo, hindi nyo makakalain na napakadilim ng pinagdaan ng buhay. 21 na po ako ngayon. Pagamat mo ako matanda, 21 lang po ako ha. 8 years akong nasa vision kasalanan. Nagsimula akong tumikim ng Yossi, ng sigarilyo, grade 6. Oo, napakabata. Sabi yung sasabihin niyo nga. Pero yun yung kasi yung mga panahon. Nagre-rebelde ako eh. Yung mga panahon, hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung buhay namin. Kasi kami po ay nas pamilya ng mga lingkod ng Diyos. Mula ng pinanganak po ako, Kristiyano na po kami, lingkod ng Diyos na po ang aking tatay, ang aking ama na founder po ng ministry to. At hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung naging buhay namin. Kung bakit paglinggo, kailangan nasa simbahan kami. Naiinip ako, bakit ang tagal-tagal ng simba? Eh, hindi yun ang pangarap kong buhay. Ang pangarap kong buhay nun, magtrabaho sila mula Lunes hanggang Sabado, pagdating ng Linggo, family day. Makasama ko yung tatay ko sa isang mahabang table, pamilya ko, may kainan, may inuman. Yun ang pangarap ko nun. Eh, hindi. Hindi nga ganun yung pamilya namin. So, naghanap ako ng ganung klaseng buhay. 8 years. 8 taon na akong nasa kadiliman. Nagsimula sa tikim ng Yossi, grade 6. Pagtungtong ng first year, andun na yung dumadalas na yung pag-Yossi at pag-inom. Hanggang sa tumungtong ako ng third year high school, doon ko na naranasan mag-droga. Marijuana, cocaine. Bagamat tikim-tikim lang sa cocaine, sa marijuana, doon ako nalulog. Mahabang panahon ng sinayang ko, mahabang panahon ng buhay ko ang itinapon ko. Andun yung sobrang hirap ng buhay dahil yung perang allowance ko, yung binibigay sa akin, napupunta lang sa bisyo. Yung tipong wala ka nang makain, may pambisyo ka lang. Yung lalabas ka ng eskwelahan, kakainin mo, merienda mo, ay stupid, at saka isang pirasong dingdong para meron ka lang pang Yossi at saka pang droga, pang computer. Hindi ba ganun yun eh, tiis. Tinitiis mo yung kalusugan mo, sinusugal mo yung kalusugan mo, para may pangtustos ka sa bisyo. At
tunggan, sabi ko nga eh, parang sa sitwasyon kong yun, parang wala na akong pag-asa, sabi ko. Parang, ando kasi yung galit ko nun sa Diyos eh. Na kung bakit nga ganun. Bagamat, lagi akong nakakatanggap ng payo, lagi akong nakakatanggap ng salita ng Diyos, ini-ignore ko yun dahil nga, ibang buhay yung gusto ko. Hanggang sa nakapasok ako ng praise and worship, tumutugtog ako tuwing Linggo, nakikita ng tao, okay ako. Pero sa tunayan, hindi. Pakita ang tao lang lahat ng ginagawa ko yun. Akala ng tao, dahil nasa harap ako, tumutugtog. Ah, okay ito, naglilingkod sa Diyos. Pero may mga pagkakataong tumutugtog ako ng Linggo, lasing ako. Hindi ko na nga naiintindihan, palo na lang ako ng palo ng drums. Dahil lasing ako.